Hello and welcome to another TimeBucks tutorial. In today's video, pag-usapan naman natin ang TimeBucks advertising. Kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe for more TimeBucks tutorials. Bago ka makapag-advertise sa TimeBucks, kailangan meron kang TimeBucks account. Kung paano gumawa ng TimeBucks account, meron akong card na inilagay sa taas. Click mo lang yon, then follow the video. Or, pwede ka mag-start by clicking the referral link na nasa description sa ibaba. Ano yung mga pwedeng i-advertise sa TimeBucks? Okay, so meron tayong clicks, meron tayong tasks, meron tayong referral signups, at TikTok. Yun yung mga pwede mong i-advertise sa TimeBucks. So, sa nakikita nyo po ngayon sa screen, okay, so meron tayong tabs na funds, clicks, signups, tasks, and TikTok. So, para ma-access yan, okay, click lang natin yung advertise. Then, meron tayo dito makikita na funds, clicks, signups, tasks, and TikTok. So, ngayon, ang pag-uusapan natin is yung referral signups. So, dito, kung meron kayong mga website na kailangan ng referral, for example, meron akong website na freebitco.in. So, ito, isasample ko ito mamaya kung paano gumawa ng signups campaign. So, bago natin simulan yung ating referral signups campaign, kailangan meron tayong fund. So, ngayon, meron po akong 3.430 na available advertising balance. So, kung ikaw ay maglalagay naman ng additional balance, so, punta lang po kayo dito sa Add Funds na tab. Okay? So, dito, ayan, may nakalagay dito na payment type. Pwede kayong gumamit ng credit card, Bitcoin, and RTM. Okay? So, dito may mga bonuses kapag ka naglagay kayo ng amount. Like for example, $50, magkakaroon ka ng additional 5% bonus. $100, makaka-receive ka ng 10% bonus. And $200, makaka-receive ka ng 15% bonus na advertising balance. So, ayun. So, dito pwede kang gumamit ng, ano, ng Bitcoin. Pwede kang gumamit ng credit card. At RTM. Okay, so ganun lang, mamimili ka lang dito, then ilalagay mo lang yung amount na gusto mong i-add. So, dito po, ang minimum natin is $20 sa pag-add ng fund. Okay, so check natin dito yung aking fund. Ito dati pa, ano, kaya $10 lang yung aking pinapasok nun. So, ayan, 2020 ng July. July pa ako naglagay. Then, ginamit ko siya sa tasks na advertisement. So, na-i-discuss ko na yun sa aking previous video kung paano maggawa ng task campaign. At may isa pang pwedeng maging source ng ating advertising funds. Yun yung TimeBucks payout mo mismo. Okay, so kung paano gawin yun, punta ka lang sa settings. Then, click mo yung payment method. Then, dito sa payment method, select mo lang dito yung Add to TimeBucks Advertising Balance. So, kapag umabot ng $10 yung iyong earnings, so, didiretso yun sa iyong advertising balance plus 10% bonus. At yun na yung magagamit mo para sa iyong mga advertising campaigns. Okay, so, proceed tayo. Once na paglagay na tayo ng fund, proceed na tayo dun sa ating signups. So, dito sa signups, create lang tayo ng campaign. Ayan, nakaselect na po yung tab, which is yung create campaign. And then, yon, the following campaigns are not allowed. So, yung subscriptions, free trials, purchases, softwares, product package, content locking gateways, adult dating sites, URL shortened links, anything that requires payment, ay hindi po pwede dito sa signups campaign. Okay? You cannot require users to also perform tasks after signing up.
It must be a simple sign up only. Okay. Instructions must be in a clear dot points. Don't just put a description of what the site is. Tell people how to sign up. So, yun yung ilalagay natin mamaya dun sa kung paano at ano ang gagawin ni user para makapag-sign up dun sa website na ating ipapa-sign up sa kanya. Okay, so ayun. Umpisahan natin yun sa pagkuha ng ating referral link. So, isa-sample natin dito is yung freebitco.in. So, ayun. Kukopyahin mo lang dito yung ang referral URL mo. Then, balik dito sa campaign. Paste natin. Pero, dagdagan natin siya ng tag. Para alam natin na yung ating source ng referral ay galing sa TimeBucks. So, ito yung ano lang. Bali, tag lang siya. Okay. Then, next step ay country targeting. So, dito, pwede tayong mamili ng country na gusto lang natin. Like, for example, pwedeng sa Asia, pwedeng sa Africa, South America. Nakadepende ito dun sa magiging presyo ng bawat sign up mo. So, okay. Ngayon, ang pipiliin ko is all. So, lahat. And user quality. Okay, so kapag ang user mo ay highest quality, most expensive, siyempre, tataas yung per sign up na bayad mo. Then, lalagay ko lang dito is yung low quality or the cheapest price. Device type, okay, pwedeng desktop, pwedeng mobile users. So, pinili ko lang din yung any device. Operating system, mamimili ka din kung ano yung mga gusto mo lang. At browser, okay, any browser, any gender. At ayan, so dito, mapapansin natin, wala. So, ibig sabihin nito, walang sign up task ngayon na katulad si FreeBitco. Kaya wala siyang highest bid. So, kapag clinic natin yung match it, so wala, beat it, wala din. So, ayan, 0.001 yung magiging bayad ko sa bawat sign up. So, kapag ka may ibang user or ibang advertiser na naglagay ng FreeBitco campaign at parang kalaban ko ang tawag dun eh. So, ibig sabihin, kailangan i-match niya or i-beat niya yung bid ko para doon naman yun sa ranking. For example, ikaw, meron ka rin sign up campaign. Mas mataas yung bid mo. So, ibig sabihin nun, ikaw yung mauuna or ipaprioritize ni TimeBucks na ilagay yung campaign kesa sa akin. Ganun yun. So, sa ngayon kasi, wala. Kaya, ang current position natin is first. At yung ating bayad per sign up ay 0.001. Okay? So, ang campaign budget natin ay available balance is 3. So, meron tayong $3 na i-spent para dun sa ating campaign. Okay, then, yung requirements naman ay kung paano si user magsa-sign up. So, ilalagay natin dito kung yung step-by-step na gagawin ni user. So, meron ako na-prepare na sa notepad. Okay, so ito yon. So, kopyahin ko lang to. Ayan, then paste ko lang siya dito. Then, submit for approval. So, ayan. Mayroong error na lumabas na sabi, you must have at least $10 in your advertising balance in order to create campaigns. So, dahil ang ating available balance is $3 na lang, kaya hindi ko siya may isasubmit for approval. Pero kung meron kayong available balance na more than 10, okay, so ang next step nun is pending for approval and then i-approve siya ni TimeBucks. Okay, once na na-approve yung iyong advertising campaign, dito yung nalalabas sa My Campaigns. Dahil hindi ko na-save or na-submit yung aking ginawang sample kasi less than $10 yung ating
available balance. So wala sa ngayon. So yan, dyan lang yung lalabas kapag nag-success yung iyong campaign at na-approve. And then kapag may user na gumawa ng sign-up campaign, okay, na nilagay mo, dito naman yun sa review tab mo makikita. So dito, nakalist yung mga users na gumawa ng sign-up task. So dito, i-approve mo sila kung na-meet ba nila yung requirements na ibibigay mo sa kanila. So once na-approve yun, magbabawas naman yun sa iyong ad balance. So ganun lang. Kung halimbawa naman meron kang user na disapprove at nag-send siya ng disputes, so dito naman makikita yon. So halimbawa, may isang user na nag-submit ng screenshots na hinihingi mo, pero sa tingin mo ay hindi yun yung gusto mong makita na screenshot. So ayun, pwede mo siyang i-disapprove. Pero kung halimbawa naman ako yung user na yon at sa tingin ko naman ay tama yung ginawa ko, so magsesend ako ng disputes. Then dito i-discuss niya kung ano yung paraan or kung ano yung ginawa niya na tama na magpapakonvince sa advertiser para i-approve ulit yung kanyang sign up task. So yun lang yun. Hanggang dito na lang muna ang ating video. By next time na gumawa ako ng video na tungkol sa TimeBucks advertisement, isasama ko na yung clicks. At syempre, mag-a-add na tayo ng malaking fund para mag-success na yung ating gagawin campaign. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na suporta at patuloy na pagbalik at panonood ng iba pa nating mga video. Kung nagustuhan mo yung ating video, please give us a thumbs up, leave a comment, at syempre huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga tutorial. See you in the next video. Peace out.